Ayan, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga babayong FW, kumusta po kayo? Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pong bibigyan ng reaction video ay ito na naman pong video ni Kabusiness. Pero bago po ang lahat, paumanhin po at hindi po tayo nakapagbigay ng mga reaction ng mga nagdaang araw sapagkat nabisi po tayo sa ating mga charity mission. Makikita po natin yan dyan po sa ating Facebook page, Taong Gala Official. Kung sakaling mayroon po kayong mga page or mga Facebook account, i-follow nyo po ang Taong Gala Official at pakikita nyo po ang ating ginagawa. Bueno, dito po sa pagbisita na ito, kaya po tayo nagbigay ng reaksyon sapagkat naantig po ang ating puso at damdamin sa senaryo nitong nakikiusap o may sinasabi si Mrs. Kabusiness. Pakinggan po natin. Kung halimbawa, yung gusto mo siyang umiyak, iyak ka lang kasi may lalabas mo yung laman ng puso mo. Okay. Dito mga kaibigan, tila nararamdaman ni Mrs. Kabusiness na may malalim na iniisip si Boom. Kaya ho, pinayuhan niya na kung gusto mong umiyak, iiyak mo yan. Mo, para gumaang yung dalalim mo. Halimbawa mo, huwag mong pigilin umiyak ha. Kasi doon lalabas yung bigat ng... Nampun sa puntong ito mga kaibigan, nakita natin yung concern ng pagiging, hindi lang pagiging ate, kundi yung tila pagiging nanay ni Mrs. Kabusiness kay Bong. Nandoon yung connection niya. Kahit ako ay kinalabutan ako. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay hindi na napigilan. Umiyak si Mrs. Kabusiness. Yung pausa, na naputo mo, yung gusto mong sabihin, huwag kang mahiya. Kasi doon luluwag yung damdamin. Bong, makinig ka sa akin. Eh, ito yung punto mga kaibigan na talagang kinikilabutan ako at dumudurog sa puso ng bawat mga manunod. Maging sa comment section mga kaibigan, ang time na yun, bumubuhos ng emosyon. Kasi ramdam mo yung talagang concern, tunay na concern ni Mrs. Kabusiness para sa pagbabago ni Bong. Ang gusto niya na paglabas ni Bong sa institusyon ay tuluyang iwanan yung mga nakaraan ni Bong. At tama ang sinabi niya sa pamamagitan ng pagsasabi. Kailangan ilabas yun. Kailangan kasi tila nagpipigil pa si Bong para ikwento yung mga karanasan niya. Kung anong gusto mong sabihin, magsalita ka. Mahal ka namin. Ha? Basta ilabas mo na yung gusto mong ilabas. Magsabi ka kung ano po mangyari sa buhay mo. Anong plano mo? Anong plano mo? Yun. Ito yung pinakamaganda, mahal ka namin. Talagang binibigyan niya ng assurance, nila ng assurance si Bong na, mahal ka namin, hindi ka namin, kung ano yung mga plano mo, kung ano yung mga gusto mo, ibibigay namin ng suporta. Talagang, tulad niya ng sinasabi natin mga kapatid, the unconditional love, nandyan yun. Hindi nila iiwanan si Bong. Nandyan yung koneksyon ng pagmamahal ni Mrs. Kabusiness, ni Mr. Kabusiness, ng pamilya Kabusiness, para kay Bong. Isa yan sa pinakamagandang punto. Kaya nga ho, sabi ko, bigyan natin ng reaksyon. Magpatuloy tayo. Kaya rin sinasayin ng payo kung anong dapat mong gawin. Lalong higit sa lahat, ang iyakan mo ang Panginoong Diyos. Yun ang tutulong sa'yo na maging... Doon ko, kumbaga nadurog ang aking puso at higit na nagustuhan ang mga sinabi ni Mrs. Kabusiness. Ang iyakan mo ang Panginoong Diyos. Alam yung mga kaibigan, kaya ako sinasabi ito. Kasi nakakakonik tayo. Minsan dumarating tayo sa mga pagkakataon na tila lugmok na tayo. Na tila walang-wala na tayo. Pero nakakalimot tayo na andyan lang siya. Tama yung sinabi ni Mrs. Kabusiness. Ang iyakan mo ang Panginoong Diyos. Makiusap tayo sa Kanya. Siya ang walang ibang, kumbaga siya yung tanging last na pwede nating pakiusapan. Siya yung nakakaalam. Sabi nga, bilang niya kung ilang hiblan ng buhok mayroon tayo. Ito yung pinakamaganda kasi kung mapapansin natin yung mga vlog ng Kabusiness Family mga kaibigan, hindi lang siya pag-support
ng financial, kundi ito yung ano eh, spiritual, emotional, para matanggal yung mga nasa puso. Ito yung talagang overhauling, totoo, tunay na pag-overhaul kay Bong, para paglabas ni Bong, maiwan, kumbaga, totally healed na siya, iwanan niya yung mga masasakit na karanasan sa institusyon na yan. Dito nakita natin yung talagang tunay na pagmamahal nila. Yung talagang walang kapantay na pagmamahal. Hindi ba nila kaanak si Bong? Pero andyan yung talagang pagmamahal na hindi mapantayan. Umanga ako dito kay Mrs. Kabusiness. Alam mo, ginampanan niya yung pagiging ina para kay Bong ng mga oras na yon. Dahil ang tagal ding nawalay ni Bong. Alam natin na si Bong, di ba, mas lalong malapit ito sa kanyang magulang. At isa sa nakita ko kay Bong, nung sinabi ni Mr. Kabisas, pero umiyak ka, no? Sabi niya, opo. Bakit ka umiyak? Inisip ko kayo. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng awareness ang isip ni Bong na nandiyan na yung pag-iisip niya sa mga taong tumutulong sa kanya. Sana kailangan natin dito, mga kaibigan, na patuloy na ipagdasal na malabanan ni Bong ang ganyan. Pero magandang indicator ito ng pagbabago. Kasi may awareness na siya sa damdamin ng mga taong nakapalibot sa kanya. Maraming salamat, Mrs. Kabusiness. Sa puntong ito, sobrang humanga ako. Humanga ako sa iyo. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, nagampanan mo yung papel ng pagiging ina sa momento na yan, sa moment na yan, sa oras na yan, para kay Bong. Isa ito sa mahalagang faktor na kailangan sa pagbabago ni Bong. Yung healing process ay kailangan pagtutulong-tulungan ng mga taong nakapalibot sa kanya. Higit lalo na dito, kinukonsidera na ni Bong na kapamilya ang turing niya sa Kabusiness family. Kaya nga malakas at malaki ang tiwala niya para kay Bong. Mga kaibigan, kung hindi nyo pa napanood itong napaka-emotional na video, panoorin nyo po. Ilalagay ko po sa baba ang link para po mapanood. At mag-comment po kayo doon. Sobrang nakakaiyak na tagpo. Na kahit ako man, mga kapatid, sa momentong ito, sa oras nito, kinikilabutan ako, tumatay yung balahibo sa mga sinabi ni Mrs. Kabusiness. At yung huling punto na sinabi niya, iyakan mo siya. Yung paglapit, ipinapaunawa kay Bong na ang lahat ng mga pangyayari sa buhay niya, bukod danging, surrender niya yan doon sa taas. At yan lang, siya lang ang nakakalam, ang ating ama. Napakaganda. Napakaganda ng approach na ibinibigay nila kay Bong. Pero ganun pa man, kailangan pa rin natin ng taimtim na panalangin na sana mapaglabanan ni Bong ang lahat ng ito. Higit lalo nakakaramdam na siya ng pangungulila. Ito na yung punto, mga kapatid, na kumbaga, dahil nag-iisip siya sa kalagayan nila Mr. Kabusiness, ni Mrs. Kabusiness, ay nagkakaroon na siya ng pangungulila. Ano na malampasan ito? Parang final stage na ito sa kanya. Hindi natin alam kasi hindi man tayo psychologist, no? Sila man ang nakakalam. Pero ako sa assessment ko, ito na yung final. Pero ang laki na ng pinagbago ni Bong. Ipagdasal po natin, mga kaibigan, na sana ay malampasan po natin. Kung mahal natin si Bong, ipagdasal po natin siya. Napaka lalim at napakahirap po ng pinagdadaanan ni Bong. Ito na po yung crucial sa buhay niya na kailangan natin ipagdasal. Comment down below, mga kaibigan, kung ano naman po ang inyong atika, ang inyong nakita, sentimento sa video nito. Sa muli po, ako po si Taong Kala. At sana po ay patuloy natin subaybayan ang mga video ni Kabusiness Official, sapagkat puno po ng pagtulong, puno ng puso, at talagang puno ng pangarap. At kung sakali man, isama niyo po ako, sama niyo rin po si Papa Dins, para po maging updated tayo sa mga video. Sa muli, ako ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa atin. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, na tayo po ay nakarating na sa ating 50,000
subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating Ka-Business Family na sumuporta sa atin, maraming maraming salamat po. Sa ating pong Team Ayuda Revive, thank you so much. Ate Ligaya and NSB Official. Doon po sa ating Team Budol, kay Algasling, MV Survivor, kay Francia, kay Quincy, kay Droclab, Kanuli, Kaaruba, Kanuli, yan, Miguel Abisato at sayo. At syempre, sa lahat ng mga bumubuo ng Team Budol. Syempre, ang ating pong Team Bornebol, Shirley Admin Bornebol, si Kapangarap Vlog, Miguel Abisato at sayo, si Christy Terselda Whitey, Sumpay Buhay, si Nelo Magnaye, Nelo TV, Nel TV, Miguel Ab shoutout sa lahat ng bumubuo ng Team Bornebol. Miguel Ab shoutout. Dayamas Vlog, Miguel Ab shoutout sa patuloy na suporta. Thank you so much, Dayamas Vlog. At siyempre ang ating pong Team Pima, sila Rems Arat, andyan po si Badsy Everyday Monday, andyan po si Raketera sa Taiwan, si Barbimon, at saka si Busrapi Pagamal. Sa ating pong Team Unity, Miguel Ab shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat. Si May Lusada, andyan po si Kayla Flores, Miguel Ab shoutout sa iyo. Andyan po si Kabalbon, si Nikael. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. At sa lahat ng sumusuporta sa atin, Tropa Raul. Hindi kita makakalimutan. Tropa Raul, Miguel Ab shoutout sa iyo. And of course, yun sa Hybrid Chair, maraming salamat sa pagpapatuloy na pagpapagamit mo sa iyong music para po sa ating mga video. At tayo po naman ay nagpapasalamat din sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sila po yung mga taong nagpindot ng ating pong membership button. Ayan. Maraming 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 salamat po sa ating mga kapatid na sila. Ito po, Motivation Collective Channel, Normendap De Leon, Ken Celisti, Len Herakawa, Raul Sa Floor Channel, Kapangarap Lang, Samuel Rojiro, Swiss Pande, Roselito Masiba, Malditang Pasaway, Roberto Rodriguez, Jude Riz, Vicky TV, Juan Channel, Wilber Machua, Clarita Di Mayuga, Triple A Motoblog, Onika Angel, Grisel W, Bundok Tralala, Det Gonzales, Luz Bimenban, My Mother's Diary, Wandering TV, Amok Baalmero. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at patuloy po na pagmamahal at pagyakap para po kay Taong Kala. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Kala. Sana po ay palagi kayong nandyan. At maraming maraming salamat po sa ating 50,000 followers and subscribers. Hanggang sa muli po.